Good day mga boss, mag-install tayo ngayon ng Honda ADB160 Plate Eliminator. Yan, so makikita nyo guys, tinanggal ko na yung stock na tail tidy dito at nakatanggal na rin yung mga wirings niya at signal light. Yan, so first step guys, yung stock na rubber ay ilalagay natin dito sa signal light bracket. At may ilalagay tayo ditong spacer. Yan, dalawang piraso po yan guys, kabilaan yan. Yan, kung makikita nyo po, ganyan siya ilagay, medyo mahirap lang, tutusok-tusukin mo lang siya. And so once na nakabit nyo na yan parehas, pwede mo nang ikabit yung signal light mo. And so makikita nyo, ganyan lang siya guys. Make sure lang na kaliwat kanan yan. Ibabalik din natin tong stock na bracket yan dito. Yan, support yan dyan para sa signal light mo. At ang gagamitin nga pala natin dyan ay yung stock na bolts nya. Yan, once na nakabit nyo na lahat, ganyan ang itsura nyan. Oh, napakalinis, di ba? Then, next step guys, ilalagay na natin tong bracket na to. Yan yung magsisilbing pantakip dyan sa ilalim. Lulusot mo lang yung mga wirings nya dyan. Yan, kung makikita nyo dyan sa video. At ang gagamitin natin dyan ay yung stock na push pin. Yan, so makikita nyo, stock na push pin po ang gamit natin dyan. Yan, kabilaan po yan, dalawang piraso. At i-make sure nyo lang guys na nakalock yan. Yan, dalawang piraso po yan, kabilaan. At dito din sa kabila, kakabitan natin. Yan, so nakikita nyo yung wirings, napakalinis, di ba? Then next step, ilalagay na natin yung signal light bracket. Yan, gagamitan natin yan ng bushing. At M5 na bolts. Yan, so makikita nyo po, dalawang piraso yan, kabilaan. Make sure lang guys na malalagay nyo yung bushing na yan para hindi lalapat sa fairings nyo ang ating bracket. So may kita nyo, ganyan itsura nya. At next step natin, ikakabit na natin yung mga wirings nya. Pag tinanggal nyo nga pala sya guys, make sure na lagyan nyo ng palatandaan para hindi kayo malito. At next step guys, ikakabit na natin yung plate light natin. Hindi ko lang na videoan pero napaka basic lang i-install nyan. Ang gamit natin dyan ay stock din na bolts. And so makikita nyo, ganyan po ang magiging itsura nyan. Make sure lang guys na higpitan nyo na rin yan ng mabuti para iwas laglag. So next step, ikakabit na natin tong last bracket natin dito sa ilalim. Ipapasok lang natin maigi yung mga wirings nya. And so makikita nyo guys, tinutulak lang natin pataas yung mga wires nya. Napakadali lang. So ikasasalpak na natin tong bracket na to. Ang gagamitin natin dyan na bolts ay apat na piraso, stainless. M6x20. And so nakikita nyo, medyo mahirap lang siya pero kayang-kaya natin i-install yan. So yan yung bolts, apat na piraso. Yan, dyan siya sa ilalim. Make sure na higpitan nyo na siya guys para hindi na kayo mahirapan. Yan, yan ang itsura niya pag naka-install na. Stainless yan lahat para hindi kalawangin. Then, ilalagay na natin yung sa plate light. Dalawang piraso yan at syempre lock nut ang gamit natin dyan. Huwag nyo muna siya ikpitan. I-adjust nyo muna kung anong mas prefer nyo na taas or baba ng inyong plate eliminator. At good thing nga pala sa mga na K3 Rack Techno dyan, fit na fit po yan sa ating limited edition bracket. And tulad ni sir, naka limited edition bracket siya ng K3. So yan, napakadali lang i-install. Hindi mo na kailangan yung spacer niya. So ito na ang final look ng ating tail tidy or ng ating plate eliminator for ADB 160.